Tiene oxígeno. Actually, nagtatago na po pa din sa ako. Sa ko lang din, kamustahin kayo, mga bilang nakasama ko kayo kanina pa sa init. Tapos ngayon, inabutan na tayo ng ulan. Tapos ngayon, ambon-ambon, gabi na. Pero parang natulala tayong lahat sa nangyari, kaya nandito pa rin tayo sa tapat ng EDS-CDN. Sa dami ng gusto kong sabihin, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Sa dami ng nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung paano isisigaw, pero alam ko lang, ito yung panahon para hindi tayo manahimik. Ito yung panahon na hindi tayo dapat magwatak-watak. Ipakita natin kung anong relevance ng industriya na to, na hindi lang tayo basta entertainment na gumagawa ng mga TikTok o gumagawa ng mga kung anong pang-entertain. May relevance tayo. Pakita natin kung ang epekto pag nagkaisa ang mga taga-industriya, taga-news, taga-OPM, mga artista, kung ano man, part ng entertainment industry, nakikiusap po ako. Now is the time. Gamitin natin yung boses natin sa tama. Naniniwala rin ako na ang isang kumpanya na may magandang hangarin para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa gitna ng isang pandemya, ay kailangan na kailangan natin. Hindi ko man naiintindihan kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon, kung bakit sa testimonya ng mga ilang ahensya ng government natin na sinabi na walang nilabas na batas ang EDS-CDN. At sa mga sinabi ng mga bosses ng EDS-CDN, na kung meron mang pagkakamali kayo nakikita, willing po kaming magbago. Pero nakakuha pa rin po kami ng napakaraming boto against EDS-CDN. Ang boto po ito ay hindi po ito laban sa mga Lopezes. Hindi lang po ito tungkol sa mga Lopez. Tungkol po ito sa lahat po ng mga empleyado ng EDS-CDN. Sa lahat po ng nakikinabang sa EBS-CBN, hindi man po nagtatrabaho sa EBS, mga nagtitinda po sa kantin, yung mga suppliers po, hindi lang po ito laban ng 11,000 na empleyado. Binanganak ako noong panahon ng martial law. Lagi ko nakikita sa mga balita noon na never again. Nakikita ko, nababasa ko sa history books. Lumaki ako na nababasa ko. Ewan ko lang po ngayon sa ganitong generation. Pero wag po sana natin hayaan na dito na lang po matatapos ang EDS-CDN. Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan po natin magkaisa. Dahil hindi lang po ito laban ng mga kumpanya. Buhay po ng mga tao ang nakasalalay dito. Mga tao na mga binabayaran, may mga hinuhulugan, may mga pinapagamot, may mga tao na pinag-aaral, binubuhay ng ibang pamilya. Yun lamang po, nagdadasal ako na sa lahat ng mga kasamahan ko sa EDS-CDN na makatulog ng maayos ngayong gabi dahil naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan, siguro nararamdaman. Dahil kahit ako, parang hindi ko rin alam kung paano ko i-explain yung sarili ko. Pero yung nakikiusap lang ako na magkaisa tayo. Paramdam natin
kung ano ang kayang magawa ng industriyang ito, pagtulong-tulong, pagsama-sama. Yun naman po. Maraming salamat, Ms. Amy.